Kung bago ka sa aking YouTube channel at ngayon ka pala napadpad, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na! Drop it! Si Lynn Domingo, kinakailangan humataw dahil mabigat ang kanila makakalaban sa susunod na harapan pagdating nga sa SEA Games. Dahil ang number one team ng Thailand nga ang makakaharap ng Team Philippines. Bagamat alam naman natin na itong si Coach Sosa de Brito ay mukhang paiba-iba ng kanyang mga players at mukhang wala nga tayong matinong first six at hindi natin alam kung ano ang plano talaga ni Coach Sosa de Brito. Kinakailangan nga na itong si Celine Domingo ay mag-stepping up pagdating nga sa laban na ito dahil alam natin na isa nga siya sa pinaka inaasahan pagdating nga sa kanya mga quick attack at mga blocking. Kinakailangan talagang puspusan si Celine Domingo sa kanyang pag-iinsayo pa. Dahil maraming mga nakakapansin na netizen na itong si Celine Domingo ay hindi nga masyado effective sa kanyang mga quick attack at lagi nga siyang nahuhuli. Siyempre mga ka-sports natin dyan dahil alam kasi natin na talagang matindi talaga sa blocking ang kanilang mga nakaharap. Lalo higit ang Vietnam kung kaya hindi nga masyado nakaporma itong si Celine Domingo. Pero ngayon mga ka-sports sa Thailand, ang isa nga sa pinakamatinik nila makakaharap, kinakailangan na ang ating Celine Domingo ay mautak na rin sa kanyang mga quick spike. At syempre, hindi kasi nabibigyan ng magandang bola itong si Gia Murado de Guzman kung kaya nga hindi rin nakaka-quick attack ng mabilisan itong si Celine Domingo. Pero ngayon, kinakailangan talaga na matinding pagbalasa nga ang gagawin ni Coach Sosa de Brito at sana kapag minamalas na ang kanya mga players ay palitan niya dahil maraming nga ang mga nasa bench na mga magagaling lalo higit ang mga galing nga sa Creamline Cool Smashers. Dahil sana mapag-isipan talaga ni Coach Sosa de Brito ang kanyang mga decision making sa paglabas at pagpasok nga ng kanyang mga players. Dahil alam natin ng AVC Cup nga halos Creamline lang po ang inilaban natin pero gumanda ang ating standing sa kauna-unahan pagkakataon. Kaya sana mga ka-sports natin dyan, itong si Celine Domingo ang pinakakailangan natin lalo higit ang kanila mga floor defense at blocking. Yan ang kulang sa atin mga ka-sports natin dyan. Kasi mga ka-sports, marami naman nagsasabi na medyo nga minamalas itong si Tots Carlos. Sana nga kapag minamalas si Tots Carlos ay palitan nga siya ni Galanza or ni Aliza Valdez. Pero para sa akin, mas maganda na ibabad nila ang karamihan ng galing nga sa Creamline Cool Smashers dahil sila nga ang champion pagdating nga sa ating bansa. At syempre, samahan nila ng ating magaling rin na Maylin Paat. Bukod sa mga Creamline Cool Smashers, si Maylin Paat ay ibabad rin. Pero minsan kasi si mga ka-sports, si Maylin Paat ay minamalas rin. Sana ilabas rin siya kapag minamalas. Huwag ipilit gaya nga ni Carlos nang ginawa yan sa Vietnam na halos ibabad siya ni Coach de Brito kahit nga alam natin na panay nga error ang mga hampas ni Paat at ni Carlos. Gayunpaman, kinakailangan talaga magtulungan ang Team Philippines. Wala tayong sisihan dito, bagkus ating suportahan na lang ang ating mga manlalarong atleta sa SEA Games. Yan muna pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball.